kaklong at ang paro-paro. Kay lakas ng ulan, kay lakas din ng hangin, may bagyo ng umagang iyon. Nagsasayawan ang mga puno, maging ang mga halaman at bulaklak. Hinaw na ako, ang sabi ng tipaklong kay paro-paro. Nagkanapas pa kasi ako sa aking pinagtatago ang kahoy. Tinawin ka rin kahit nakasabi ka na sa kahoy. Wala namang tumatago sa katawan mo ah. Bakit sisisihin mo ang paglabas mo sa iyong pinagtataguan? Ang tanong ng kanyang kaibigang paro-paro. Hindi nga ako mababasa kung ako ay magkukubli. Ang malumanay na sagot ni Tipaklong. Hindi mo naman makikita ang ganda ng paligid kung hindi ka lumabas sa pinagtaguan mo. Ang lamig ng hangin ay hindi mo madarama. Hindi mo maaamoy ang halimuyat ng mga nababasang bulaklak. Ang bilas ng mga dahon at halaman ay hindi mo mahahawakan. Ang sagot niya kay Paro-Paro. Oo nga, no? Ang sagot ni Paro-Paro na may pagsang-ayon. Higit kang mapalag kaysa sa aking kaibigan si Paklong. Ang sabi ni Paro-Paro. Bakit mo naman nasabi yan? Ang tanong ni Paklong. Ang katawan mo ay mahaba. Matibay pa. Bakit giniginaw ka pa? Samantalang ako, ang nipis-nipis ng ating katawan. Kapag nagpatuloy ang paghihit ng malakas na hangin at pagbagsak ng malalaking tipak ng ulan, ang pakpak ko ay matatangay. Ang sabi ni Paro-Paro. Nakukulay ang mga pakpak mo, ngunit may ganitisan. Hindi ba takot ang ulan sa nakasisilaw mong kulay? Huwag kang mag-alala. Ang mga pakpak mo ay dinginig pa rin ng hangin. Ang sabi ni Tipaklong. Saka, ano kung liparin ang mga pakpak mo? Ang mahalagay, buhay ka! Kung wala na ako nila, paanin ko pa ang mabuhay? Paano na ako makalalapit sa bulaklak kung wala na akong mga pakpak? Ang malungkot na tanong ni Paro-Paro. Kung sa bagay, tama ang sinabi mo, kaibigang Paro-Paro. Ako man ay natatakot na kapag hindi tumigil ang bagyo, dahil sa sobrang ginaw, mabawali ang aking mga paa na kahit anong pagtigil ay ayaw huminto sa paninginig. Ang sabi ni Tipaklong. Upang makairas tayo sa bagyo nito, ano kaya ang mabuti natin gawin para maligtas ang ating buhay? Ang tanong ni Paro-Paro. Alam ko na, may paraan ako ng isip. Ang sabi ni Tipaklong. Paano? Ang tanong ni Paro-Paro. Sa ilalim ka ng mga bulaklak magtago. Ang mungkari ni Tipaklong. At ikaw naman, paano ka? Ang tanong ni Paro-Paro. Habang nakakapit ako at nagtatago sa sanga ng puno, ay babantayan ko ang bulaklak na pagtataguan mo para hindi malaglag. Ang sagot ni Tipaklong. At sabay na kumapit sa bulaklak ang magkaibigan si Paro-Paro at si Tipaklong.